Alam mo ba nung bata pa ako? May kwento ang lola mo tungkol sa mga taong tinatamaan ng kidlat. Talaga po, Nay? Ano po yun? Ikaw ang nakatakdang maging tagapagtanggol ng bayang ito. Gustuhin ko mang iiwas ka, ngunit hindi ko mapipigilan ang tinakda. Ang mga aswang! Tuluyan na nagpakita ang mga aswang, Tonyo! Hindi na po bago sa atin ang kwento tungkol sa mga aswang. Madalas, kapag pinag-uusapan ito, marami ang natatawa at hindi naniniwala dahil wala silang karanasan sa mga ito. Ganon din po ako dati, Miss Clark. Hanggang sa dumating ang araw na ako mismo ang nakakita at napalaban sa mga aswang. Sa mura kong edad, talaga nga namang kakilakilabot ang karanasan kong ito. Tubong summer po ako at nangyari po ito noong 13 anyos pa lamang ako. Ako po si Andres at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ramdam ko ang init ng araw sa aking balat habang tumutulong ako kay tatay sa bukid. Ang araro'y mabigat sa aking mga kamay, pero sanay na ako dito. Malawak ang aming lupain na tinataniman namin ng palay, mga mais at gulay na siya naming pangunahing pinagkukuna namin ng ikabubuhay. Napansin ko noon na malalim ang iniisip ni tatay. Malayo ang tingin niya na parang may nakikita sa kabundukan na hindi ko makita. Tay, may problema po ba? Wala anak, naalala ko lang yung dati. Ano pong dati yun, Tay? Tonyo, Maria, tulungan niyo kami! Oh, Chela, ano nangyari? Hindi ko nga alam eh. Naglalaro lang siya sa gubat. Tapos ganito na pagbalik niya. E tingnan nyo naman, malalalim at napakarami niyang sugat sa braso. Dalayin natin siya kay Mangambo. Kailangan siya magamot kaagad. Sumama kami ni tatay at nanay kay Aling Sela para puntahan si Mangambo, ang albularyo sa aming baryo. Ang kanyang nuoy nakakunot habang tinitingnan ang sugat ni Clara. Parang may hinahanap siya sa sugat. At takang-taka ako sa reaksyon ng aking tatay. Para bang takot na takot siya ng mga sandaling yon. Tonyo! Maria! Kailangan ko kayo makausap! Sige ho, Mangambo. Andres, anak, hintayin mo na lang kami ng nanay mo sa labas, ha? Mag-uusap lang kami ni Mangambo. O sige po, Tay. Tonyo! Bumabalik na sila. Hindi pa tapos ang lahat. Lingid sa kanilang kaalaman ay naririnig ko ang kanilang usapan. Napapatanong ako sa sarili ko kung sino ang mga tinutukoy nilang bumabalik na. Ipinagkibit-balikat ko na lang ang narinig ko. At nang hapong yon ay nagkayayaan kami ng kababata kong si Jed na maligo sa ilog. Masaya kaming nagsawang lumangoy sa malinis na ilog. Biglang dumilim ang langit at kumidlat ng malakas. Naku, mukhang malakas ang bagyo na namang to, ah. Oo nga, sabi ng nanay ko, kapag ganito daw dapat mag-ingat. May mga nilalang daw na lumalabas kapag ganitong panahon eh. Ha? Talaga? Ano namang klaseng nilalang yan, Jed? Ewan ko ba? Basta yun yung sabi ni nanay. Teka, huwag mo sabihin natatakot ka, ha? Sus, hindi no. Matapang yata to. Halika na, uwi na tayo. Papalakas na yung ulan, oh. Nakakatakot din yung mga kidlat. Sumapit ang gabi at patuloy pa rin ang malalakas na ulan at kulog na may kasabay na matatalim na mga kidlat. Hawak ko ang lumang libro ni tatay. Isang koleksyon ng mga kwentong bayan at alamat. Madalas ko kasing basahin yon tuwing may bagyo para makalimutan ang takot sa mga kulog at kidlat. Biglang may malakas na dagundong. Napatalon ako sa gulat at nahulog ang libro sa sahig.
Andres, anak? Ano yung kumalabog dyan? Wala po, Nay. Nahulog lang po yung binabasa kong libro. Nagulat lang po ako sa kulog. Ay, nako naman, anak. Isara mo na nga yung bintana at matulog ka na. Sige po, Nay. Saglit lang po. Alam mo ba, nung bata pa ako, may kwento ang lola mo tungkol sa mga taong tinatamaan ng kidlat. Talaga po, Nay? Ano po yun? Ang sabi niya, yung mga taong tinatamaan ng kidlat at nabubuhay, binibigyan daw ng espesyal na kakayahan. Eh pero syempre, kwento lang yun ng matatanda. Ganun po ba, Nay? Oo, anak. Kaya ingat-ingat ka dyan. Matulog ka na. O sige po, Nay. Good night po, ah. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa kabila ng malakas na ulan, may nakita akong kakaibang liwanag sa kalangitan. Parang hinihila ako nito. Tulad ng mga sirena sa mga kwentong binabasa ko. Ano yun? Bakit parang may boses na bumubulong sa akin? Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay at hindi ko inalintana ang babala ni nanay. Tumayo ako sa gitna ng ulanan. Ramdam ko ang malamig na patak sa aking balat. Putika na din ang mga paa ko, pero hindi ko ito pinansin. Ang liwanag sa langit, lalong lumakas, halos bumubulag sa aking mga mata. Sa isang iglap ay may malakas na kidlat na bumaba mula sa langit. Parang slow motion ang lahat ng nangyari. Nakita ko ang maliwanag na bolang kuryente na papalapit sa akin. Tumayo ang mga buhok ko at naramdaman ko ang static sa hangin. Bago pa ako nakapagsalita muli, tinamaan ako ng kidlat. Naramdaman ko ang matinding init at kuryente sa aking buong katawan. Parang sinusunog ako mula sa loob. Bawat piraso ng aking katawan ay naninigas. Nagsisisigaw ako sa sobrang sakit. Natumba ako sa maputik na lupa at hindi ko na kinayang gumalaw pa. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa sakit at kuryente. Pinipigilan ko ang pagpikit ng mga mata ko. Hanggang sa nakita kong tumatakbo at sumisigaw si nanay at tatay na papalapit sa akin. Andres! Anak! Tulungan niyo ang anak ko! Diyos ko, tulungan niyo siya! Unti-unting dumilim ang aking paningin. Ang huling nakita ko ay ang mukha ng aking ama na tumatakbo papalapit sa akin. Bago ako tuluyang nawala ng malay. Nagising ako na nakahiga na sa aming banig. Pinalilibutan ako ng aming pamilya. Ang aking buong katawan ay masakit. Para akong binugbog. At amoy ko ang mabangong halimuyak ng mga halamang gamot na ginagamit ng nanay ko. Buhay ka, anak ko. Akala namin na wala ka na sa amin. Nay? Nay? Ano po nangyari? Tinamaan ka na kidlat, anak. Akala namin wala ng pag-asa. Tatlong araw ka nang walang malay. Hala? Parang may iba akong pakiramdam, ah. Parang may kuryenteng dumadaloy sa ugat ko. Tsaka yung mga tunog. Yung mga amoy. Parang mas malakas at mas malinaw sa akin. May sinasabi ka ba, anak? Anong masakit sa'yo? Ah, wala po, Nay. Okay lang po ako. Medyo nahihilo lang po. Magpahinga ka muna, anak. Kailangan mo magpalakas. Opo, Tay. Habang nakahiga ako, pinag-iisipan ko ang lahat ng nangyari. Kung bakit ako tinamaan ng kidlat, paano ako nabuhay at ano itong kakaibang nararamdaman ko. Alam kong may dahilan kung bakit ako nabuhay. Pero ng mga oras na yon, takang-taka talaga ako sa mga nangyari. Naisip ko din kung totoo ba yung kwento ni nanay tungkol sa mga taong tinatamaan ng kidlat. Isang araw, habang naglalakad ako sa bukid, may nakita akong ibon na nasugatan. Nilapitan ko ito at hinawakan. At sa aking pagkagulat, may lumabas na maliit na kislap mula sa aking mga daliri. At bigla na lang gumaling ang sugat ng ibon.
ng mga sandaling yon. Hindi ako makapaniwala na kaya kong magpagaling sa pamamagitan lamang ng paghaplos ng aking mga kamay. At nang gumabi, habang ang lahat ay tulog na, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Tumayo ako sa lugar kung saan ako tinamaan ng kidlat. Kakaibang liwanag na binibigay ng buwan sa paligid. Hanggang sa may isang boses ang bigla ko na lang narinig nagsalita. Ano? Bakit ako? Ano bang gusto mong mangyari? Pinili ka, Andres. May misyon ka. Ano? Sino ka ba? Tsaka anong misyon? Darating ang araw na malalaman mo. Sa ngayon, pag-aralan mo ang kakayahan mo. Ihanda mo ang sarili mo. Ihanda? Para saan? Pero nawala na ang boses. Alam kong napakahirap paniwalaan. Pero talagang narinig ko ang boses na yon. Naiwan akong puno ng mga takot at tanong. Ilang araw na ang nakalipas mula nang tamaan ako ng kidlat. Unti-unti na akong nakakagalaw ng maayos. Pero ramdam ko pa rin ang kakaibang enerhiya sa aking katawan. Tuwing gabi, napapansin kong mas matalas ang aking pandama. Naririnig ko ang pinakamaliliit na ingay mula sa paghinga ng aking pamilya hanggang sa tunog ng mga insekto. Nay, may nakita po ako kagabi sa labas. Para pong anino. Ay nako anak, siguro nananaginip ka lang. O kaya naman yung pusa ni Aling Nena yun. Lagi namang gumagala yun sa gabi. Pero nay, iba po talaga eh. Parang hindi po tao. Tsaka hindi rin naman po hayop. Andres anak, baka nasistress ka lang. Normal lang yan dahil sa nangyari sa'yo. Huwag ka masyadong mag-isip. Nakita kong nagtinginan sina nanay at tatay. Alam kong hindi ako nananaginip lang. Hindi ako stressed at may kakaiba talaga. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa bukid, may nakita akong pamilya na naglalakad din. Medyo malayo sila, pero napansin kong may kakaiba sa kanila. Ang mga mata nila parang kumikislap sa dilim. Sinubukan kong lumapit para makita sila ng maayos. Pero bigla silang nawala sa dilim. Parang nalusaw sa mga anino. Nagtatakbo na ako noon pauwi ng bahay. Tay, may nakita po ako kanina. Isa pong pamilya yun. Pero sobrang kakaiba po sila. Kakaiba? Ano bang sinasabi mong kakaiba diyang bata ka? Yung mga mata po nila, tay, para pong kumikislap. Tapos bigla na lang silang nawala. Hay nako, Andres. Baka napagod ka lang sa bukid. O kaya naman, natakot ka lang sa dilim. Normal lang yan. Pero tay, totoo po yung nakita ko. Andres, huwag ka na masyado nagpapadala sa imahinasyon mo. Magpahinga ka na lang. Matapos yun ay pinatulog na ako ng mga magulang ko. Bago ako tuluyang makatulog, nakita ko si tatay na inilalabas ang kanyang matalim at mahabang itak. Habang si nanay naman ay may bitbit na napakaraming bawang. Matapos yun ay sabay silang lumuhod sa aming munting altar at nagdasal. Sa mga sumunod na araw, mas naging alerto ako sa mga pangyayari sa aming baryo. May usap-usapan kasi na merong ilang pamilya na laging lumalabas tuwing hating gabi. May mga bahay na laging sarado ang mga bintana kahit sobrang init. At may mga batang bigla na lang nawawala. Tapos, babalik na lang na mukhang pagod at takot. Pumutok ang balitang nawawala ang kaibigan kong si Clara. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa aming baryo, nagkatipon-tipon kaming lahat sa bahay ni Mang Ambo. Nakaupo ako sa pagitan ni nanay at tatay. Ang mga apoy mula sa mga sulo ang nagbibigay ng liwanag sa amin. Noong araw, may mga nilalang dito sa ating baryo. Hindi sila ordinaryong tao. Sa araw, katulad natin sila.
Pero sa gabi... Sa palagay ko muli silang nagbabalikan, Mang Ambo. Halos araw-araw may nawawalang mga bata at may natatagpo ang mga patay na hayop. At si Clara, ang anak ko, hanggang ngayon hindi pa siya nakikita. Kaya nga, maging mas maingat tayo at maging mapagmatsyag. Lahat ng kalalakihan ay kailangan magtulungan sa paghahanap at pagbabantay tuwing gabi. Pangungunahan ko na po ito, Mang Ambo. Sumama na lang sa akin yung mga gusto magbantay din sa gabi. Makakabuti na rin maghanda tayo ng itak, sibat at bawang bilang armas na rin natin. Tama ka dyan, Maria. Ngunit ang pinakamabisang armas natin ay ang matinding panalangin sa ating poong may kapal. Nakahiga ako sa aking banig pero hindi ako makatulog. May mga tanong sa isip ko na hindi ko masagot. Pakiramdam ko kasi may tinatago sila nanay at tatay. Unti-unting sumikat ang araw. Pero kahit umaga na ay ramdam ko pa rin ang mabigat na presensya sa paligid. Nagpa siya akong mag-imbestiga ng patago. Lumabas ako ng bahay ng maaga. Dala-dala ang lumang kamera ni tatay. Kailangan kong makakuha ng ebidensya. Kailangan nilang maniwala sa akin. Naglakad ako sa mga liblib na bahagi ng baryo at naghahanap ng anumang palatandaan ng kakaibang pangyayari. Sa may gilid ng gubat, may nakita akong mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan ng hugis. Kinunan ko ng litrato ang mga bakas. At habang sinusundan ko ang mga ito, nakarating ako sa isang lumang bahay na halos bumabagsak na. May amoy na umaalingasaw mula sa loob. Ha? Ano to? Bakit may mga buto at laman na nakakalat sa sahig? Mukhang damit ng pambata to ha. Diyos ko po, bakit may mantsa ng dugo to? Kinuhanan ko yon ng mga litrato at sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko habang ginagawa ko yon. Tapos, biglang may narinig akong yabag mula sa labas. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang lumang aparador. Isang lalaki ang pumasok. Pero ibang itsura niya. Ang mga mata niya'y pula at ang mga kuko niya'y mahahaba at matalim. Dala-dala niya ang isang balot na parang tao. Parang may naaamoy akong ibang tao dito ah. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, please. Mukhang meron nga. Nararamdaman ko ang takot na nanggagaling sa isang tao. Parang nanggagaling sa likod ng aparador na yon. Ah! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa akin! Aha! Pangahas kang bata ka ha! Ang lakas naman ng loob mo pumasok dito! Sa aking takot, hindi ko napigilan ang aking sarili. May kuryenteng lumabas mula sa aking mga kamay at tumama sa aparador at nagdulot ng malakas na ingay. Sa aking pagkataranta, itinaas ko ang aking mga kamay at mistulang may lumabas na malakas na kuryente. Pagkatapos ay tumama sa kanya. Napasigaw ng malakas ang lalaki at nagulat din ako sa nangyari. Pero wala akong panahong mag-isip. Tumakbo ako palabas ng bahay at patuloy na kumukuha ng litrato habang tumatakbo. Pagdating ko sa bahay, hinihingal ako at pawis na pawis. Sinalubong naman ako ni nanay. Ano ba nangyari sa'yo, Andres? Bakit ganyan ang itsura mo? Nay, may nakita ako. Doon sa gubat. Ano bang nakita mo? At bakit ka natatakot? Ito po, Nay. Tingnan niyo po, oh. Totoo po yung sinasabi ko. May mga aswang dito sa atin. Nakita ko sila. Nakuna ko sila ng litrato. Diyos ko po, Andres. Ito ba? Opo, Nay. Naniniwala na po ba kayo sa akin? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, anak. Pag-uusapan namin ito ng tatay mo at ni Mang Ambo. Paulit-ulit kong naririnig ang boses ng lalaking aswang sa aking isipan. Alam kong hinahanap niya ako at alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakikita. Lumipas pa ang ilang araw
na puro kakaibang pangyayari ang nararanasan at naririnig ko. Sumagi sa isipan ko ang kalaro kong si Clara. Tay, Nay, kamusta kaya si Clara? Sana naman makauwi siya ng ligtas. Oo nga, Andres. Maging kami ng tatay mo, nag-aalala na rin kay Clara. Andres! Andres! Si Clara! Bumalik na rin siya sa bahay nila kagabi! Talaga? Nay, Tay, narinig niyo po yun? Nakauwi na daw po si Clara. Tara, Jed! Puntahan natin siya! Andres, pagpahingahin niyo muna si Clara. Maya-maya na kayo magpunta ni Jed. O nga pala. O sige po, Tay. Jed, paano pala nakauwi si Clara? Sabi ng nanay ko, pagising daw ng mga magulang ni Clara kanina umaga. Nasa kaman na raw si Clara. Tapos maayos na daw yung lagay niya. Magaling na yung sugat niya? Yun nga pinagtataka nila eh. Wala man lang galas o bakas man lang sa balat ni Clara. Ha? Paano nangyari yun? Nakita kong nagkatinginan si nanay at tatay. May nakita akong pag-alala sa mukha nila. Maya-maya pa ay nagsalita na si tatay. Sige Jed, salamat sa balita. Pero mas maganda kung umuwi ka muna. Andres, tulungan mo ako dito. O sige po tay. Jed, salamat sa balita mo ha. O sige Andres, Mang Tonyo. Ali Maria, uwi na po ako ha. Pagkaalis ni Jed, tahimik pa rin si nanay at tatay. Nay, parang seryoso naman po kayo dyan ni tatay. Ano pong iniisip nyo? Baka po makatulong ako. May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman, Andres. Para sa ikabubuti mo. Nay naman, para namang masyadong nakakatakot yan ah. Andres, huwag ka nang makulit. Basta lagi kang mag-iingan at magdadasal. Labis akong naguguluhan. Sa edad kong 13 taong gulang noon, alam ko namang kaya kong intindihin kung ano man ang gustong sabihin ng aking mga magulang. Hindi sa pagmamayabang, pero palagi akong with high honors noon sa aming klase. At pagsapit ng gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsipagtumbahan ang mga puno na naging dahilan ng pagkawala ng kuryente sa aming baryo. Habang sinisindihan ni tatay ang gasera, may narinig kaming hindi pangkaraniwang kaluskos. May nagpipilit buksan ang pintuan ng aming kubo. Nay, narinig niyo po ba yun? Oo anak, parang may tao sa labas. Humanda kayo Maria, kunin mo mga armas. Andres, isuot mo na yung krusipihong kahoy na binigay ko sa'yo. Bilisan nyo! Eh tay, parang si Clara yun ah. Andres, huwag ka magpalinlang. Mga aswang ang nasa labas ng bahay. Eh ano po aswang tay? Si Clara po yun eh. Makinig ka na lang sa tatay mo, Andres. Totoo ang sinasabi niya. Pero nay, kamukha-kamukha niya po si Clara oh. Ikaw pa lang sinasabi nilang tatalo sa lahi namin. Mukhang magiging masarap ang hapunan namin ah. Akala niyo ba makakadangan niyo kami? Naalala ko ang mga anyo na nakuhanan ko ng litrato. Mga aswang, totoo nga talaga sila. Ang maamong mukha ng kaibigan kong si Clara, unti-unting nagbago. Hinding-hindi ko makakalimutan ang takot ko ng mga sandaling makaharap ko na ang totoong mukha ng aswang. Mabangis ang kanilang mga itsura. May mahahaba at maiitim na kuko. Gayon din ang nakakakilabot nilang mga pangil. Naaamoy ko rin ang masangsang nilang amoy na marahil ay amoy ng dugo ng kanilang mga nabiktima. Nakipaglaban ng tatay at nanay ko sa mga aswang gamit ang kanilang mga armas. May mga napuruhan din naman sila, pero lubhang mas malalakas ang mga aswang. Nakita kong dugo ang bumagsak ang aking mga magulang. Nang akmang sasakmali na sila muli ng mga aswang, dali-dali akong humarang habang nakaunat ang aking mga kamay upang pigilan sila. Nagulat na lamang ako nang parang may boltaheng lumabas sa aking mga kamay, kasabay ng nakakasilaw na liwanag. Natupok ang mga aswang at naging abo ang mga ito.
ng mga oras na yon, naunawaan ko na ang lahat. Ito ang aking misyon. Naalala ko na kaya ko nga palang magpagaling gamit lamang ang aking mga kamay. Dali-dali kong hinaplos ang aking mga magulang at umusal ako ng panalangin. Maniwala man kayo o hindi, nakita ko talagang unti-unting naghilom ang mga sugat nila. At maya-maya pa ay nagising na sila. Andres, anak, makinig ka mabuti. Ikaw ang nakatakdang maging tagapagtanggol ng bayang ito. Gustuhin ko mang iiwas ka at mabuhay na mapayapa bilang isang bata. Ngunit hindi ko mapipigilan ang tinakda. Naiintindihan ko na po, Tay, kung bakit kakaiba yung pakiramdam ko buhat nung tinamaan ako ng kidlat. Pero Tay, natatakot po ako. Nauunawaan namin ang takot mo, anak. Napakabata mo pa para harapin ng mga aswang. Kailangan matutunan mong gamitin ang mga espesyal mong kakayahan para matalo mo sila. Natalo ko na sila lahat, Nay. Nasulog na sila at naging abo na ang lahat. Andres, nagkakamali ka. Marami ka pang hindi nalalaman. Hindi lamang silang aswang na perwiso dito sa ating baryo. Mahirap na silang kilalanin ngayon dahil matalino na sila. Nagpapanggap silang mga tao. Hindi po ako papayag na manalo yung mga aswang na yun. Gagawin ko lahat na makakaya ko para matalo sila. Huwag ka mag-alala, Andres. Hindi ka namin pababayaan. Nay, Tay, tulungan niyo po ako para matutunan kong kontrolin itong kapangyarihan ko. Salamat po sa inyo, ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala po kayo sa tabi ko. Tanya! Tanya! Madali kayo! Kailangan namin ng tulong! Mga bo, ano ang nangyari? Ang mga aswang! Tuluyan na nagpakita ang mga aswang, Tonyo! Alam ho namin, mga bo. Sinugod nila kami dito kanina lang. Kailangan natin magtulungan. Ihandaan nyo ang inyong mga sarili. Lalo ka na, Andres. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa ang bakay nila. Opo, Tay. Tara na po. Teka, Tonyo. Baka mapahamak si Andres. Iwanan mo na lamang siya dito. O di kaya maghanap na lamang siya ng mapagtataguan. Huwag po kayo mag-alala, mga ambo. Si Andres po ang tatalo sa mga aswang na yon. Dali-dali kaming lumabas ng bahay. At doon ay tumambad sa amin ang kalsada na puno ng takot ng mga tao. Takbo dito, takbo doon. Nakakarinding hiyawan at iyakan ang maririnig sa buong paligid. Nakaramdam ako ng takot. Natanong ko ang sarili ko kung kaya ko ba talagang labanan ang mga aswang. Tinignan ko ang aking mga kamay. Itinaas ko ito at inisip kong mula rito, makakabuo ako ng isang sandatang kidlat. Bago ko pa man ito maitaas, nagsipagsugura na ang mga aswang. Napatingin ako sa kaliwa at nakita ang isang aswang na lumipad pababa. Nang sandaling maitaas ko ang aking kamay, kumulog ng malakas at kasabay ng mga matatalim na kidlat, tumama ito sa sandatang hawak ko. Itinuon ko ito sa mga aswang at lumabas ang malakas na liwanag. Natamaan ng aswang at nagsisigaw ito. Gayun din ang ginawa ko sa mga sumunod na aswang hanggang sa makaramdam ako ng panghihina. Sa nanlalabo kong paningin, naaninag ko si na Clara at ang kanyang tatay sa grupo ng mga aswang. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang nakatingin sa akin. Matapos yun ay tuluyan ang nagdilim ang lahat sa akin. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras ang lumipas, pero ramdam kong nakahiga ako sa isang pamilyar na silid. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At nagulat ako dahil nasa kwarto na ako ng aming bahay. Pagkatapos ay narinig ko si nanay at tatay na nag-uusap. Kailangan na natin sabihin sa kanya, Maria. Hindi na natin ito pwede itago pa. Alam ko, Tonyo. Pero paano natin sasabihin? Baka matakot siya sa atin. Kailangan niya malaman ang katotohanan na tayong dalawa ay mga aswang. Oo, pero tinalikuran na natin yan. Alang
nga lang sa pagmamahala natin at sa kapayapaan. Tama ka. Ngunit kailangan pa rin malaman ni Andres ang ating nakaraan at yung ating kasalukuyang misyon. Pero paano natin sisimulan? Baka magalit siya sa atin dahil itinago natin sa kanya. Ipapaliwanag na lang natin sa kanya na maayos. Sasabihin natin ang katotohanan na tinalukuran na natin ang dating pamumuhay para sa pag-ibig at kapayapaan. Gagamitin natin ang ating mga kakayanan para sugpuin ang mga aswang na patuloy na nananakit ng mga tao. Nang mga oras na yon, nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot o galit o pagmamalaki sa katapangan ng aking mga magulang. Napaatras ako sa pintuan. Gusto kong tumakbo pero parang nanlambot ang aking mga paa. Hindi ko alam kung haharapin ko sila o tatakas. Sa kakaatras ko, nasaging ng aking paa ang lamesa na lumikha ng ingay. Kung kaya naman nalaman na nila nanay at tatay na gising na ako. Kumatok si tatay. Nanginginig man ay pinagbuksan ko sila ng pintuan. Tumingala ako sa kanila. Naghahanap ng mga palatandaan ng mga nilalang na aking kinatatakutan. Pero ang nakita ko ay ang pamilyar na mga mukha ng aking mga magulang. Mapagmahal, nag-aalala at may bahid ng takot. Andres? Anak, kailangan natin mag-usap. Narinig ko po yung usapan niyo ni nanay. Ano po yung narinig ko? Totoo po ba yun? Alam naming mahirap tanggapin, anak. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Nay, tay, niloloko niyo yata ako eh. Masyadong malawak yung imahinasyon niyo. Kayo, mga aswang? Tama ang mga narinig mo, Andres. Dati kami aswang ng nanay mo. Hindi ito bunga ng imahinasyon lang. Pero paano po? Tsaka bakit? Ipinanganak kaming mga aswang, anak. Hindi namin pinili ito. Pero pinili naming talikuran ito. Nung una namin pagkikita, magkaaway ang aming angkan. Ngunit na makilala namin ang isa't isa, napagtanto namin na may ibang paraan ng pamumuhay. Natuklasan namin ang tunay na pag-ibig, Andres. At yun ang nagpabago sa amin. Pero, bakit ngayon lang po sinabi sa akin? Takot kami, anak. Natatakot kami na baka hindi mo kami tanggapin. Na baka matakot ka sa amin. Gusto naming protektahan ka mula sa mundong yon. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman. Ano pa po yung dapat kong malaman? Anak, maaaring tinalikuran na namin ang pagiging aswang. Pero nananatili pa rin ang aming kapangyarihan at pinili namin gamitin ang mga ito sa kabutihan. Ano pong ibig niyo sabihin? Kami ang tumutulong sa mga taong inaapi ng aswang. Ginagamit namin ang aming kaalaman at kakayanan para protektahan ng mga inosente. Ito ang aming paraan ng pagbabayad pinsala sa aming nakaraan. Kayo? Kayo pala yung lihim na tagapagtanggol ng ating baryo? Hindi kami yung bayani, anak. Ginagawa lang namin ang tama. At ngayon, gusto namin ibahagi sa iyo ang aming misyon. Ako? Pero hindi naman po ako aswang, di ba? Hindi ka aswang, Andres. Pero may dugong aswang ka at may kapangyarihan kang hindi mo pa nalalaman. Kapangyarihan na maaari mong gamitin para tumulong sa iba. Ano po ba talagang kakayanan ko? Paano ko ito magagamit? Tuturuan ka namin, anak. Ito ang dahilan kung bakit namin napagdesisyon ang sabihin na sa iyo ang lahat. Alam naming mahirap itong tanggapin. Pero gusto naming malaman mo na mahal ka namin. At ginawa namin ang lahat para protektahan ka. Naiintindihan ko po. At gusto ko pong matuto. Gusto ko pong maging katulad nyo. Isang tagapagtanggol. Yan ang anak ko! Magiging mahirap ang landas na ito, anak. Pero nandito lang kami para gabayan ka.
Sa mga sandaling yon, napagtanto ko na ang aking buhay ay hindi magiging katulad ng dati. Pero alam kong ito ang aking tadhana, ang maging tagapagtanggol ng mga walang kalaban-laban, katulad ng aking mga magulang. Marami ka pang dapat matutunan, Andres. Pero simulan natin sa pinakamahalagang aral. Ano po yun, itay? Na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso. Sa pagmamahal, sa malasakit, at kagustuhan na tumulong sa iba. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong kakalimutan na ikaw ay tao. May puso ka, may konsensya, at may kakayanan na pumili ng tama. Naintindihan ko po. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat. Alam naming magagawa mo yan, anak. Lagi kaming nandito para sa'yo. Sa gabing yon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na aking tinanggap. Pero kasabay nito ay ang lakas na dulot ng kanilang pagmamahal at suporta. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa mga susunod na araw. Pero alam kong handa akong harapin ito. Kasama ang aking mga magulang, ang aking mga bayani. Kinaumagahan, nagising ako sa isang bagong mundo. Isang mundong puno ng lihim at responsibilidad. Pero bago ako bumangon, kailangan ko munang pagnilay-nilayan ang lahat ng aking nalaman. Ano kaya yung nangyari kagabi? Isa bang palanginip lang yun? Andres? Gising ka na ba, anak? Opo, Nay. Pasok po kayo. Kumusta ang tulog mo, anak? Hindi po ganun kahinding, Nay. Marami pong tumatakbo sa isip ko. Naiintindihan ko, anak. Malaking gulat ang nalaman mo kagabi. Nay, totoo po ba lahat ng yun? Hindi ba ako nananaginip lang? Totoo ang lahat ng yon, anak. Alam kong mahirap paniwalaan, pero yun talaga ang katotohanan. Eh, paano niyo po nagawa yun? Yung talikuran niyo pagiging aswang? Hindi madali, Andres. Kailangan naming labanan ang likas naming ugali, ang pangangailangan namin. Pero ang pag-ibig namin ng tatay mo, yun ang nagbigay sa amin ng lakas. Pag-ibig po? Oo, anak. Ang pag-ibig ng tatay mo sa akin at ang pag-ibig ko sa kanya, lalo na ang pag-ibig namin sa'yo. Ipinanganak kaming aswang, Andres. Hindi namin pinili ito. Ang aming mga magulang, ang mga magulang nila, at ang henerasyon bago pa sa kanila. Lahat sila mga aswang. Ibig sabihin po, sina lolo't lola aswang din? Oo, anak. Mga aswang din sila. Pero huwag kang mag-alala, wala na sila. Wala na ho sila? Ano po nangyari sa kanila? Marami sa kanila ang namatay sa mga labanan sa mga tao. Ang iba, hindi nila matanggap ang desisyon namin at talikuran ng pagiging aswang. Kaya tumakas na lang kami at nagtago. Naramdaman ko ang bigat ng kalungkutan sa boses ng aking ina. Naisip ko kung gaano kahirap para sa kanila ang iwanan ang lahat. Ang kanilang pamilya, ang kanilang pamumuhay, at ang kanilang pagkakakilanlan. Nay, patawad po. Hindi ko po alam na ganun kahirap palang pinagdaanan nyo. Huwag kang mag-alala, anak. Ang lahat ng yon ay sulit dahil sa'yo. Pero Nay, paano po pala kayo nagkakilala ni tatay? Nung mga panahong yon, anak, magkaaway ang angka namin. Ang pamilya ko ay mula sa Hilaga, habang ang pamilya naman ng tatay mo mula sa Timog. Isang gabi habang nangangaso ako, nakasalubong ko ang ama mo. Nangangaso rin kasi siya noon. Nakahanap kami ng kuweba kung saan kami nagtago habang umuulan ng malakas. Nahirapang huminga ang tatay mo at hindi ko rin alam kung bakit ko siya tinulungan. Eh magkaaway nga ang mga angka namin. Doon nagsimula ang lahat, anak. Sa loob ng ilang oras na yon, nakilala namin ang isa't isa nang higit pa sa simpleng pagiging kaaway. Nalaman namin na pareho kaming napipilitan lang sa buhay na to, na pareho kaming may pangarap na mabuhay ng mapayapa. Mula noon,
lihim na kaming nagkikita. Hanggang sa napagdesisyon na naming tumakas na at magsimula ng bagong buhay. Wow naman, Nay. Parang kwento sa pelikula. Eh, ganun talaga, anak. Minsan nga, hindi ako makapaniwala na totoo ang lahat ng yun. Pero, Nay, ano po bang ibig sabihin nyo kagabi? Na mayroon din akong kakayanan. Oo, Andres. Kahit hindi ka ipinanganak na aswang, may dugong aswang ka pa rin. At kasama nun yung ilang kakayahan. Nung tinamaan ka ng kidlat, nagising nito ang mga yun. Anong klaseng kakayanan po yun? Hindi pa namin alam kung ano ang eksaktong mga kakayanan mo. Iba-iba kasi sa bawat tao. Pero may kakayanan kang makakita ng mga espiritu. Mas malakas ang pangangatawan mo. At pwedeng may iba pang kakayahan na matutuklasan natin. Pero Nay, paano po kung hindi ko kayanin? Paano kung magamit ko to sa masama? Makinig ka sa akin, Andres. Ang kakayahang ito ay isang kasangkapan lang. Ikaw ang magdidesisyon kung paano mo to gagamitin. At kilala kita, anak. Alam kong gagamitin mo to para sa kabutihan. Nay, gusto ko pong matuto. Gusto ko maging katulad niyo ni Itay, isang tagapagtanggol. At tuturuan ka namin, anak. Pero tandaan mo, ha? Hindi madali ang landas na ito. Maraming panganib at maraming tukso. Eh, pwede ba akong pumasok? Oh, kamusta anak? Nakapag-usap na ba kayo ng nanay mo? Opo, Tay. Tinuwento niya po sa akin kung paano kayo nagkakilala. Ah, yung love story namin, alam mo na. Abay, Andres. Nung una ko nakita yung ina, akala ko katapusan ko na eh. Ganun nga din ang nasa isip ko. Sino ba naman kasing mag-aakalang magiging asawa ko ng dating kaaway? Ay nako anak, ang pag-ibig talaga isang napakalakas na puwersa. Ito ang nagbigay sa amin ng lakas para baguhin ang buhay namin. Eh sigurado po ako na marami po kayo naging problema nung iniwan niyo yung pagiging aswang. Nako, marami anak. Una yung pagtatago. Kinailangan namin magtago hindi lamang sa tao, kundi pati na rin sa aming mga dating kasamahan. Kailangan namin matutong mamuhay bilang isang normal na tao. Ang pagpigil ng mga instinct bilang aswang. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagtanggap sa aming sarili. Ang pagpapatawad sa aming mga nagawa nung kami ay mga aswang pa. Eh, Tay, may napatay po ba kayo noon? Oo, anak. May mga buhay kami kinuha noon. At yun ang pinakamalaking pasanin na aming dinadala hanggang ngayon. Pero, bakit po? Yun ang buhay ng isang aswang, Andres. Kinakailangan namin kumain ng laman ng tao para mabuhay. Pero nang makilala namin ang isa't isa, napagtanto namin na may ibang paraan. Nakaya naming labanan ang aming likas na pangangailangan. At mula noon, nangako kami sa aming sarili na gagamitin namin ang kapangyarihan namin para protektahan na lang ang mga tao at hindi para saktan sila. Nay, Tay, salamat po sa pagiging totoo sa akin. Alam kong mahirap para sa inyo na ikwento ito. Eh, salamat din sa pag-intindi, anak. Hindi mo alam kung gaano kami natakot na baka magalit ka sa amin kapag nalaman mo ang katotohanan. Pero kailangan mong malaman ito, Andres, para maintindihan mo kung bakit napaka-importante ng misyon natin ngayon. Anak, may mga aswang pa rin na naghahasik ng lagim sa bayan natin. At dahil dating aswang kami, alam namin kung paano sila mag-isip, kung saan sila nagtatago. Oo, anak. Isa sa kanila ay pamilya ng iyong kaibigan. Kailan lamang namin ito nalaman ng nanay mo? Napakagaling nila magbalat kayo. Kaibigan? Sino po? Ang pamilya ni Clara. Si Clara ho? Pero paano ho? Bakit hindi ko naman po napansin yun? Ang pamilya ni Clara ay ang pinakapinunong aswang sa ating bayan. Sila ang pinakamapanganib at pinakamatalino sa lahat. Pinalabas lamang nila na nawawala at sugatan si Clara. Ngunit ang totoo ay paraan lang nila ito upang ilabas ang tagapagdala ng kidlat.
at ikaw yung taong yun, Andres. Nagpapanggap silang mga normal na tao. Pero sa likod nun, sila ang namamahala sa lahat ng aswang dito sa ating lugar. Parang hindi po ako makapaniwala. Ano pong gagawin natin ngayon? Sa ngayon, kailangan mo matutunan kung paano kontrolin ang iyong mga kakayanan. Kailangan mo maging handa. Kailangan mo rin maging maingat. Huwag mong ipapahalata kay Clara o sa pamilya niya na may alam ka na. Sa mga sandaling yon, napagtanto ko nang ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Pero alam kong ito ang aking tadhana. Ang maging tagapagtanggol ng mga walang kalaban-laban. Katulad rin ng aking mga magulang. Sabi nga ni tatay, lahat daw ay dapat simulan sa pinakamahalagang aral. Ang tunay na lakas na nagmumula sa puso. Sa pagmamahal, sa malasakit at sa kagustuhang tumulong sa iba. Sa mga sumunod na araw ay inalam ko pa ang mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Noong unang panahon, ang mga aswang ay hindi masasama. Kami ay mga tagapag-alaga ng kalikasan, mga gwardiya ng kagubatan. Ang aming kapangyarihan ay ginagamit upang protektahan ang balanse ng buhay sa mundo. Talaga po? Paano po kayong naging, alam niyo na, yung kumakain ng tao? Isang araw, may dumating na malaking taggutom. Ang mga hayop sa gubat ay naubos at ang halaman ay namatay. Ang mga aswang sa kanilang kagutuman ay napilitang kumain ng tao upang mabuhay. Sa simula, ginawa lamang namin to para makaligtas. Pero sa pagtagal ng panahon, naging masarap na sa amin ang lasa ng dugo at laman ng tao. Nay, Tay, ngayon alam ko na po ang totoo. At alam kong meron akong espesyal na kakayanan. Ano po bang dapat kong gawin? Kailangan mo munang matutunang kontrolin ang pandama mo. Bilang may dugong aswang, mas matalas ang pandinig mo at pang-amoy kesa sa mga normal na tao. Eh, paano ko po gagawin yun? Magsisimula tayo sa simpleng pagsasanay. Isara mo ang iyong mga mata at subukang pakinggan ang tunog sa labas ng bahay. Naririnig ko po. Narinig ko po yung hangin sa puno. Yung mga ibon. At pati parang may mga tao po sa kalye. Magaling, Andres. O ngayon naman, subukan mong amoy-amoy ng hangin. Anong naaamoy mo? Parang amoy ulam galing sa kapitbahay. At parang may amoy ng ulan. Tama ka, anak. May papalapit na bagyo. Nakakagulat na naaamoy mo pa ito kahit malayo pa. Wow! Hindi ko alam na kaya ko pala yun. Simula pa lang yan, anak. Marami ka pang dapat matutunan. Oo. At ang kasunod nito ay ang pisikal na pagsasanay. Kailangan mo palakasin ang iyong katawan. O sige po. Kayang-kaya ko po yan, Tay. Malalaki po yung mga muscles ko eh. Sa sumunod na mga linggo, naging abala ako sa pagsasanay. Tuwing umaga, tumatakbo ako sa gubat kasama ng aking ama. Bilisan mo pa, Andres! Kailangan mo maging mas mabilis kaysa sa mga aswang! Opo, Itay! Tandaan mo, Andres, ang mga aswang ay may kakaibang amoy. Parang may halong dugo at lupa. Eh, paano ko po malalaman kung tama yung naaamoy ko? Magtiwala ka sa iyong instinct, anak. Kapag nararamdaman mo may kakaiba, malamang tama ka. Ang mga aswang ay malakas, pero may kahinaan din sila. Ang asin, bawang, at ang banal na tubig ay nakakasakit sa kanila. At tandaan mo, Andres, ang pinakamatinding sandata mo, ang puso mo. Yung pagmamahal sa kapwa at kagustuhang tumulong. Gaya ng inaasahan, sa pagtakip ng mga ulan sa buwan, ramdam na namin ang presensya ng mga aswang. Dati-rati sa pelikula ko lang napapanood ang mga ito. Pero ngayon, totoong-totoo na.
sa gitna ng kaba at nakaambang panganib ng gabi. Napangiti pa ako sa naisip ko. Ini-imagine ko na kung paano namin tatalunin ang mga aswang. Pero alam kong magiging mahirap ito. Lumabas kami bit-bit namin ang lahat ng kakailanganin namin. Bilang mga sandata at armas gaya ng buntot pagi, sibat, itak, bawang, asin at banal na tubig. Kasama na ang aming mga espesyal na kakayahan. Nang makarating na kami sa gubat, agad naming naramdaman ang kakaibang kapaligiran. Ang hangin ay mas malamig at parang may mga bulong na naririnig sa paligid. Maghiwalay tayo! Mas malaki ang tsansa natin mahul sila kung kakalat tayo. Pero tay, mas maganda po kung magkakasama tayo. Andres, pinaghandaan natin tong araw na ito. Magtiwala ka sa sarili mong kakayanan. Kaya mo sila matalo. Tandaan mo, Andres. Kapag may nangyari, gamitin mo ang hudyat natin. Opo, nay. Gagamitin ko to kapag kailangan ko ng tulong. Basta po ah. Kapag narinig niyo akong pumito, balikan niyo po ako kaagad. Sige Andres, mabuti. Ngayon, magsimula na tayo. Mag-ingat kayong dalawa. Naghiwa-hiwalay kami ng daan ng mga magulang ko. Pumasok na ako sa kakahuyan. Habang naglalakad ay narinig ko ang mga kakaibang ingay. Mga dahong gumagalaw kahit walang hangin. Mga sanga na biglang nadudurog. Kung kanina, nakakaramdam pa ako ng excitement. Ngayon, pakiramdam ko ay maiihina ako sa sobrang kaba. Biglang may narinig akong malakas na boses. Alam kong may aswang na sa paligid. Napatigil ako. Ang puso ko ay halos lumabas na sa dibdib ko. Lumabas ka na! Alam ko nandyan ka! May lumabas na anino mula sa mga puno. Nang lumapit ito, nakita ko ang mahabang buhok, mapupungay na mata at matatalas na mga kuko. Aba! Ikaw palang pipitsuging bata ka! Ikaw pala ang batang gumagambala sa amin! Hindi ako natatakot sa'yo! At nagdala ka pa talaga ng tubig? Anong gagawin mo dyan, bata? Iinumin mo ba yan? Hindi! Ipapainom ko sa ito! Etong sa'yo! Aari! Hayop ka! Ngayon, sabihin mo sa akin, nasan pa ibang aswang? Dahil kung hindi ka magsasalita, itatarak ko sa itong kutsilyo at papaliguan kita na asin! Hindi ko sasabihin sa'yo! Sige! Eto pa sa'yo! Ay, teka! Teka, sige na! Sasabihin ko na! Magsalita ka! Sa gitna ng gubat, may malaking bahay doon! Doon nagtitipon ng lahat! Sinong pinuno nyo? Hindi ko pwedeng sabihin yun! Papatay nila ako! At anong tingin mong gagawin ko sa'yo kung hindi mo sasabihin? Oh, sige na, sige na! Ang pamilya ni Clara! Silang pinuno namin! Ah! Itay? Itay! Itay, nasan kayo? Nay! Tay! Tumakbo ko ng tumakbo. Nang makarating ako sa isang parang, nakita ko ang aking mga magulang na napapalibutan ng limang aswang. Inilabas ko ang aking kutsilyo at banal na tubig. Handa nang makipaglaban. Andres! Umalis ka na dito! Anak, tumakbo ka na! Hindi! Hindi ko kayo iiwan! Aba! May mga katulong pala ang mga traidor! At mukhang masarap na hapunan tong batang to! Sige, lumapit kayo! Hindi ako natatakot sa inyo! Pinuhusan ko ng banal na tubig ang dalawang aswang na pinakamalapit sa akin. Umungol sila sa sakit at umatras. Nagkaroon ng pagkakataon ang aking mga magulang na makawala sa pagkakapalibot ng mga aswang. Lumapit sila sa akin, naghahanda ring makipaglaban. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nang makita ko ang mga aswang na muling lumapit sa amin, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking mga kamay. Tumingin ako sa aking mga kamay at nakita ko na tila may lumalabas na liwanag mula doon.
Gaya ng sinabi ni tatay ay sinunod ko ang instinct ko. Iniamba ko ang aking mga kamay sa aswang at tila may dumaloy na malakas na liwanag dito. Nang mawala ang liwanag, nakita kong nasusunog ang mga aswang. Unti-unti silang naging abo at naglaho sa hangin. Napaupo ako sa lupa, hindi makapaniwala sa nangyari. Sinabi nila nanay at tatay na ang liwanag na lumabas sa aking mga kamay, hindi lamang nakakapatay ng mga aswang. Kaya rin itong alisin ang sumpa ng pagiging aswang. Talaga po? Ibig sabihin, pwede ko pong iligtas si Clara? Pwede anak, pero mahirap yon. Si Clara at ang kanyang pamilya ang pinakamalakas sa lahat ng mga aswang. At malamang hindi nila gustong maging tao uli. Pero kailangan ko po subukan. Kaibigan ko po si Clara. Naiintindihan namin anak. Pero kailangan mo maging handa. Hindi ito magiging madali. Kahit kaibigan mo si Clara, ngayon ay kalaban natin siya. Ngayon kailangan natin magplano. Alam na natin kung nasaan ang kanilang hideout. Pero kailangan nating maging maingat. Malamang maraming aswang doon. Umuwi muna tayo. Kailangan nating magpahinga at maghanda para sa susunod na laban. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko maiwasang isipin si Clara. Paano ko siya haharapin? Paano ko siya maililigtas? Ipinagpatuloy namin ang pagtugis sa mga aswang ng mga sumunod na araw. Nang matagpuan namin ang kuta ng mga aswang sa kailaliman ng gubat, dahan-dahan kaming lumapit. Ang lugar ay isang malaking lumang bahay kung titignan mula sa labas. Ngunit sa loob ay makikita ang isang kuweba na napapalibutan ng matatandang puno at makakapal na halaman. Kumpleto na po yung kakailanganin natin. Mauna na po akong papasok. Mag-ingat ka, Andres. Shh! May mga ingay po ako naririnig. Hindi ko maintindihan kung tao ba o hayop. Ang baho naman dito. Biglang may lumabas na tatlong aswang mula sa kadiliman. Ang mga ito ay may matatalas na pangil at mahahabang kuko. Sinugod nila kami kaagad. Andres! Sa likod mo! Itong sa inyo! Ang lakas naman ng loob niyo sumugod sa baluarte namin! Ngayon! Hindi kayo makakalabas ng buhay dito! Naging maigting ang labanan. Ginamit ko ang aking kahusayan sa paggamit ng itak at ng aking espesyal na kakayanan. Habang sina nanay at tatay naman, nagpupumilit na mabasbasa ng banal na tubig ang mga aswang. Ginamit ni tatay ang kanyang lakas habang ginamit naman ni nanay ang kanyang karunungan tungkol sa mga aswang. Saan ka pupunta, Andres? May nakita akong malaking bulto sa pinakaloob ng kuweba, nay. Yun siguro yung pinakapinuno ng mga aswang na to. Mag-iingat ka, Andres. Maging alerto ka sa paligid mo. Kami nang bahala dito ng tatay mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking itak at mabagal na lumapit sa pinunong aswang. Ang malaking aswang ay umurong sandali, pero mabilis ding sumalubong sa akin. Bilib ako sa lakas ng loob mo, bata. Ikaw pa mismo ang naglagay sa sarili mo na katapusan mo. Ikaw ang pasimuno ng lahat ng ito, di ba? At ano naman ang gagawin mo kung sabihin kong ako nga? Pwes, hindi ka magtatagumpay! Nagpalitan kami ng mabibigat na suntok at kagat. Ang malaking kuko niya ay halos makasugat sa aking balat. Pero sinisikap kong iwasan ang kanyang mga pag-atake. Walang sino man na makakapigil sa akin! Pagpipira-pirasuhin ko ang laman at iinumin ko ang dugo mo! Para sa aking mahal sa buhay na pinatay nyo! Para sa baryo namin na ginulo nyo! Tingin mo, bata! Mapapatay mo ako ng itak na yan! Tanggapin mo na lang kasi na hindi mo kami mapipigilan! Kailangan kong maghanap ng paraan upang talunin ang aswang na ito. Hindi ko maaaring hayaang manalo siya at patuloy na maghasik ng lagim sa aming baryo. Ipinapanalangin ko na magkaroon ako ng lakas upang talunin siya.
at iligtas ang aking mga mahal sa buhay. Patuloy kaming nagpalitan ng mga hampas ng pinuno ng mga aswang. Nararamdaman ko ang kanyang lakas na unti-unting nawawala, pero ayaw niyang sumuko. Nang aktong aatakihin ko na sa mukha ang aswang, bigla itong naging si Clara. Clara? Maawa ka sa akin, Andres! Tama na! Hirap na ako! Andres! Huwag ka magpalinlang! Ang pamilya ni Clara, ang tatay niya ang pinuno ng mga aswang! Huwag mo akong papatayin, Andres! Maawa ka sa akin! Aswang ang kaharap mo, Andres! Hindi siya si Clara! Sa isang iglap ay nagbagong anyo muli ang aswang. Ang tatay ni Clara ang bumungad sa amin. Maya-maya pa ay naging mas mabalasik ang kanyang itsura. Agad kong inilabas ang bawang mula sa aking bulsa at itinapon ito sa mukha ng aswang. Ang aswang ay sumigaw sa sakit at napaurong. Mabilis akong lumapit at ginamit ang aking itak upang saksakin ang aswang sa puso. Ang aswang ay sumigaw ng malakas at napaatras. Mabilis akong kumuha ng banal na tubig at ipinahid ito sa katawan ng aswang. Ang aswang ay sumisigaw sa sakit at biglang sumuka ng makapal na itim na likido. Tuluyan ang natumba ang aswang. Heh! Natapos ka ding aswang ka! Pinagod mo ako ah! Nandito pa ako, Andres! Hindi pa tapos ang laban natin! Mag-ingat ka, Andres! Higit na mas malakas si Clara! Napapalibutan na tayo ng mga itim niyang enerhiya! Clara! Pakiusap! Maintindihan mo sana kung bakit ko nagawa yun! Hindi ko sinasadya ang lahat ng to! Kailangan ko ipagtanggol yung baryo natin! Anong sinasabi mong ipagtanggol? Sinungaling ka, Andres! Pinatay mo ang pamilya ko! Clara! Alam ko na masakit yung nararamdaman mo. Kaya lang... Masama yung ginagawa nila. Ginugulo nila yung baryo natin. Takot na takot yung mga tao. Yung mga aswang. Sila ang totoo nating kalaban. Baka nakakalimutan mo, Andres. May dugong aswang ka din. Hindi namin gustong mangyari ang lahat ng ito, Clara. Gusto rin namin ng tahimik na buhay para sa ating lahat. Tama yun, Clara. Kailangan natin magtulungan upang harapin ang panganib ng mga aswang. Manahimik kayo! Paano ako makikipagtulungan sa inyo kung pinatay ninyo ang karamihan sa mga kalahi ko? Ikaw, Andres, akala mo ba mas mabuti ka sa amin? Pero hindi ako kumakain ng tao. Hindi ako nananakita ng ibang tao. Hindi mo pa talaga kilala ang sarili mo, Andres. Anak, huwag ka makinig sa kanya. Sinusubukan ka lang niya lituhin. At ikaw, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Tinuruan mo si Andres na kalimutan kung sino talaga siya. Nagkakamali ka, Clara. Tinuruan namin si Andres na maging mabuting tao. Nagamitin ang kanyang kakayahan para sa kabutihan. Kabutihan? Kabutihan ba ang pagpatay? Clara, kaibigan kita. Ayoko magkasakitan tayo. Gusto ko lang protektahan yung baryo natin. Ang dami mo pang sinasabi, Andres. Kung ayaw mo sumama sa amin, wala akong magagawa kundi patayin ka! Clara, tama na! Tigilan na natin to! Isa sa atin ang mamamatay ngayong gabi! Clara, tama na! Nakita mo na, Andres? Mas malakas ako kaysa sa'yo! Sumama ka na sa amin at magiging mas malakas ka pa! Hindi, Clara! Hindi ako magiging katulad mo! Kung ganun, mamamatay ka! Clara, pakiusap. Ayoko saktan ka. Pero kailangan kong gawin to para sa atin lahat. Hindi ako susuko. Wala na pag-asa para sa akin, Andres. Wala na. Papatayin na lang kita. Natatandaan mo ba, Clara? Magkaibigan tayo, di ba? Ikaw yung tumutulong sa akin at gumagawa tayo ng assignment noon. Yung unang saranggolan na napalipad ko. Di ba ikaw ang gumawa noon? Ang galing-galing mo nga eh. Dati hindi ako marunong lumangoy pero tinuruan mo ko, di ba, Clara? Marami pa, Clara. Tsaka asayan natin, di ba? Kaya itigil na natin to. Halika na. Maglaro na lang tayo ulit gaya ng dati.
Kahit ano pang sabihin mo, Andres, hindi magbabago ang isip ko. Pinatay mo! Pinatay niyong lahat ng pamilya ko! Galit ka lang ngayon, Clara. Kaya nasasabi mo yan. Hindi! Kukunin ko din isa-isa ang mga buhay niyo! Patuloy na bumalot sa buong lugar ang itim na enerhiya ni Clara. Naging mas mabagsik ang nakakatakot niyang itsura. Hinawakan niya ang leeg ko at akmang tutusukin ako ng kanyang mga matutulis na kuko. Pero mabilis tumakbo si nanay at tatay mula sa likod at hinampas si Clara ng buntot pagi. Namilipit sa sakit si Clara. Bumagsak siya sa lupa at halos hindi na kumikilos. Nay! Tay! Tama na po! Baka mamatay po si Clara! Tama na po! Tama na po, Aling Maria! Mang Tonyo, tama na po! Aray! Tama na po, masakit po! Tama na kasi, Clara! Patawarin mo na kami! Hindi rin namin gustong gawin to! Pero buhay ni Andres ang nakataya dito! Halika! Habutin mo ang kamay ko! Nakakatawa talaga kayo! Napakadali nyo talagang lukuhin! Nagpapanggap lang pala si Clara para lansihin ang mga magulang ko. Binitbit niya si tatay at isinalya ng malakas sa dingding ng kuweba. Pagkatapos ay binalinga naman niya si nanay. Gaya ni tatay ay duguan din siyang bumagsak sa lupa. Animo wala na silang mga buhay. Nay! Tay! Clara, tama na! Umusbong ang matinding galit sa puso ko. Sinaktan ni Clara ang mga magulang ko. Dahil dito ay inipon kong lahat ang aking lakas. Sinalubong ko ang galit na galit ding mga pag-atake ni Clara. Bumuo ako ng bolang kuryente mula sa mga kamay ko. Nagliwanag ang buong kapaligiran. Pagkatapos nito ay buong lakas ko itong ibinato kay Clara na ikinagulat naman niya. Napasigaw siya at tumilapon sa malayo. Siguro, alam niyang hindi niya ako matatalo. Kung kaya't nagpumilit siyang gumapang upang hindi ko siya abutan. Nilapitan ko siya habang umiiyak ako. Sinabi ko na sa'yo, Clara. Kung nakinig ka sa akin kanina pa, hindi na tayo aabot sa ganito. Naiintindihan mo naman siguro ako, Andres. Wala na akong pamilya. Patay na sila nanay at tatay. At nag-iisa na lang ako ngayon. Ako, kami, Clara. Pamilya mo kami. Itinuring na nga kitang kapatid. Halika na. Andres, iyan ba yung pulseras na bigay ko sa'yo noon? Oo, Clara. Palagi ko suot to dahil sabi mo sa akin, puprotektahan ako nito palagi, di ba? Sa pagkakataong yon, tuluyan ang humina ang enerhiya ni Clara. Pinipilit niyang itaas ang kamay niya para abutin ako. Pero biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Parang hinihila nito pababa si Clara. Tumakbo ako patungo sa kanya. Inaabot ko ang kanyang kamay. Pilit ring inaabot ni Clara ang kamay ko at humihingi ng tulong. Pero huli na ang lahat. Nalulunan ng lupa si Clara at muli itong nagsara. Umiiyak ako habang pilit kong hinuhukay ang lupa. Nagbabaka sakaling makuha ko pa si Clara. Pero wala na talaga. Matapos nito, ginamit ko ang aking kakayahan para pagalingin at hilumin ang mga sugat ni nanay at tatay. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko maiwasang lumingon ng lumingon sa lugar kung saan nalulun ng lupa si Clara. Sa mga sumunod na araw, naging mas alerto ako sa aking paligid. Tuwing papasok sa paaralan, binabantayan ko ang bawat estudyante, bawat guro at kahit ang mga naglalakad sa kalsada. Hinahanap ko ang mga palatandaan ng pagiging aswang. Ang kakaibang kislap sa mata, ang hindi pangkaraniwang lakas, o ang amoy ng dugo. Lumipas ang mga araw na hindi nagpaparamdam ang mga aswang, pero alam ko na nasa paligid lamang sila. Isang gabing madilim, dumating ang hindi ko inaasahan. Nagpakita na si Clara, sugatan at hinanghina. Clara? Clara, ano nangyari?
tulungan mo ako, Andres. Hinahanap nila ako. Ang mga dating kasamahan kong aswang. Gusto nila akong bumalik. Aliga dito. Nay! Tay! Si Clara! Nandito si Clara! Mag-ingat ka, Andres. Delikado si Clara. Nanay Maria, patawarin niyo po ako. Pero gusto ko na lang pong mamuhay ng tahimik. Tumakas na po ako sa mga aswang. At nang malaman nilang gusto ko nang maging normal na tao, binalak po nila akong patayin. Ginamit ko ang natitira kong lakas para makatakas sa kanila. Pero alam kong hindi magtatagal, matatagpuan din nila ako. Nay, pagkatiwalaan na natin si Clara. Oo, sige Andres. Pero anong gagawin natin kay Clara? Sinimulan ko na rin gamutin at pagalingin ang mga sugat ni Clara. Unti-unting naghilom ang mga ito at bumalik na sa dati niyang kulay at itsura si Clara. Umiiyak siyang nagpasalamat sa akin. Dahil sa kabila daw ng kanyang nagawa, tinutulungan ko pa rin siya. Ngayong nakabalik na si Clara, ang tangi na lamang naming problema ay ang mga natitira pang mga aswang na nais maibalik si Clara sa kanila. Hinila ko si Clara papasok at isinara ang pinto. Alam ko kasing delikado ang sitwasyon. Si Clara, dating aswang, ay nagdesisyon ng maging normal na tao ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ito nagustuhan ng kanyang dating samahan. Andres, parating na sila! Nandiyan na yung mga aswang! Tumakbo ako patungo sa likuran. Ang aking mga kamay ay parang may kumikislap na asul na kidlat. Nakita ko ang aking tatay na nakatayo sa harap ng isang nasirang pinto. At sa likod niya ay isang grupo ng mga aswang na nakangisi. Ibalik mo sa amin si Clara, bata! Hindi mo alam kung anong kinakaharap mo! Alam ko kung sino kayo. At alam ko rin na wala kayong karapatan dito! Pasensya na, Andres. Hindi ko gustong madamay kayo sa problemang to. Huwag kang mag-alala, Clara. Kasama ka na sa pamilya namin. Poprotektahan kita. Poprotektahan ka namin. Mabilis kaming naghanda. Labis na nagdilim ang buong kapaligiran. Tanda ng mga itim na enerhiya. Nabalot ng mapanlin lang na mga boses ng aswang ang kapaligiran. Pakiramdam ko, mabibingi ako. Ngunit tinatagan ko ang aking loob. Lumingon ako at nakita ang isang aswang na lumundag mula sa dilim. Walang pag-aalinlangan. Pinaputok ko ang isang malakas na kidlat mula sa aking palad. Natumba ang aswang, pero alam kong marami pa ang naghihintay sa dilim. Sa aking paligid, nakita ko ang mga matang nagniningning sa dilim. Dahan-dahan silang lumalapit, tulad ng mga lobo na nakapalibot sa kanilang biktima. Ano? Pagod ka na ba, bata? Ibalik mo na lang sa amin si Clara at patatahimikin ka namin! Huwag mo na kaming gagambalain at hindi ka na namin kukuluin! Hindi mangyayari yun! Hindi kailanman mananaig ang kabutihan sa kasamaan! Clara! Nay! Tay! Magtago kayo sa likuran ko! Naramdaman ko ang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Ang kidlat sa aking mga kamay ay lumakas. Nagliliwanag ang gabi. Nang makalapit na kami, hinayaan kong sumabog ang aking kakayanan. Tinatamaan ang bawat aswang sa aming paligid ng malakas na enerhiya na nagmumula sa aking mga kamay. At nang mawala ang liwanag, nakita ko ang mga aswang na nakahandusay sa lupa. Hindi sila gumagalaw, ngunit alam kong buhay pa sila. Maya-maya pa ay tumayong muli ang mga aswang at muling sumugod. Nang gagalaiti sila at lalong pumula ang kanilang mga mata at humaba ang mga kuko. Hindi mo maaari pigilan ang aming uri, bata! Si Clara ay amin! Mali ka! Si Clara ay may sariling pagpapasa at pinili niya maging tao! Tama si Andres! Tapos na ako sa buhay ng karahasan! Gusto ko na ng normal na buhay! Kasama ang mga taong nagmamahal sa akin! Pero, isa ka sa amin! Bakit mo kami tinatalikuran? Dahil natutunan kong tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal!
Wala akong makukuha sa inyo kundi takot at karahasan. Isa kang hangal, Clara! Anong mapapala mo sa pagiging tao? Ang maging mahina! Mas pipiliin kong maging mahinang nilalang. Kung yun lang ang paraan para maging mapayapa na ang buhay ko. Hindi kami makakapayag. Yaman din lamang natataliguran mo kami lahat, Clara. Kukunin ko na lamang ang kapangyarihan ng batang ito upang ipagpatuloy ang lahi natin. Hoy! Bata! Alam ko nasa iyo ang kapangyarihan ng kitlat. Hindi nyo kailanman magagamit sa kasamaan ang kapangyarihan ito. Sinugod ako ng mga aswang ng sabay-sabay. Umiwas ako sa unang atake. Tumalon ako sa gilid. Iniwasan ko ang mga kuko nila. Habang nasa ere, iniladlad ko ang aking mga kamay. At may lumabas na malakas na kidlat. Tinamaan ng kidlat ang isa sa mga aswang. Natumba ito sa lupa at umuusok ang katawan. Sinugod ako ng isa pang aswang. Iniwasan ko ang atake nito at hinarap ko ito ng aking itak. Tumagos ang talim sa dibdib nito at sinundan ko ito ng isang malakas na buga ng kuryente mula sa aking kamay. Hindi! Hindi maaari! Sakit! Bumagsak ang aswang sa lupa. Patay na at umuusok. Napatingin ang natitirang aswang sa kanilang nabuwal na mga kasamahan. Sinugod ako ng huling aswang. Umiwas ako sa kanyang mga kuko at sinipa ko ito sa tiyan. Natumba ito sa lupa. Habang nasa lupa, iniabot ko ang aking kamay at pinakawalan ng isang malakas na kidlat. Tumama ang kidlat sa aswang. Nagpalundag-lundag siya sa lupa dahil sa lakas ng kuryente. Itinaas ko ang aking kamay at nagtipon ng mas maraming kuryente. Pinakawalan ko ang pinakamatinding kidlat na tumama ng direkta sa aswang. Nagliwanag ang buong kapaligiran. At nang mawala ang liwanag, wala nang natira sa aswang kundi abo. Tahimik ang gubat, tanging ang aking mabigat na paghinga at ang pakislap-kislap ng natitirang static sa aking mga daliri ang maririnig at makikita. Napaupo ako sa lupa. Hinihingal pa rin. Tiningnan ko ang aking mga kamay at may konting kuryente pa rin na kumikislap-kislap. Nagawa mo, anak! Natalo mo ang mga aswang! Sa wakas, magiging tahimik na rin ang baryong ito. Salamat sa iyo, anak! Napakatapang mo talaga, Andres. Maraming salamat sa iyo. Tuluyan na akong makakawala sa sumpa ng pagiging aswang. Hindi ko rin naman magagawa ang lahat ng yun, kundi dahil sa lakas ng kapangyarihan ng kidlat at suporta nyo. Ngayong natapos na po ang mga aswang, magpapaalam na rin po ako sa inyo, Nanay Maria, Tatay Tonyo at Andres. Aba, Clara, saan ka naman pupunta? Bahala na po, Tatay Tonyo. Siguro po, makikitira na po muna ako sa natitira ko pang kamag-anak sa kabilang bayan. Bakit mo naman gagawin yun, Clara? Dito ka lang sa amin. Mas panatag ang kalooban namin na ligtas ka kung nakatira ka sa amin. Oo nga naman, Clara. Dumito ka na sa amin. Tutal para naman na kayong magkapatid ni Andres. Ituring mo na rin kaming parang tunay mong mga magulang. Talaga po, Nanay Maria? Hindi po kayo natatakot sa akin? Hindi po ba kayo nagagalit sa akin dahil sinaktan ko po kayo? Clara, nakalimutan mo na ba na parehas tayo ng pinagmulan? Pero tignan mo, maayos kaming nakakapamuhay. Papalitan natin ang masasamang alaala na to ng mga masasayang alaala, Clara. Walang sugat o ano pa mang kababalaghan ang hindi magagamot ng pagpapatawad at pagtanggap, Clara. Napakabuti niyo po talaga. Hayaan niyo po, hindi ko po kayo bibiguin. Tutulong po ako na mapanatili ang kaayusan ng baryo natin. Hindi pa ba kayo tapos dyan? Kanina pa kasi tunog ng tunog yung tiyan ko eh. Aba, matinding action yata yung pinagdaanan ko kanina, no? Hanggang ngayon, Miss Clar, hindi pa rin ako makapaniwala na minsan sa aking buhay, nangyari lahat ng mga kababalaghang yon. Tuwing magigising ako sa umaga, iniisip kong mabuti kung totoo ba talagang naganap yon
o isang panaginip lang. Pero sa tuwing umuulan at kumikidlat, kumikislap din ang boltahe ng kuryente sa aking mga kamay. Kung kaya naman nasisigurado kong ang lahat ng ito ay totoong nangyari. Opo, magpasa hanggang ngayon na mag-asawa na kami ni Clara. Nasa akin pa rin ang kapangyarihan ng kidlat. Alam ko isang araw, babalik rin ang mga aswang. Pero alam ko din na mas mananaig ang kabutihan kesa sa kasamaan. Sa tulong ng gabay ng poong may kapal at sa pagmamahal ng aking pamilya. Maraming salamat po, Miss Clar, sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento kong ito.